sabihin ko, pwede kang mag-comment ng masamang comment o mabuting comment. Ang alam ko talaga, sa pag-anniversary celebration, pag naka 1 year ka, tawag ay paper. Pag 5 years wood, pag 10 years tin, pag 15 years ay crystal, pag 20 ay 25 ay silver, kapag 50 gold, pag 75 diamond. Bahagi ng pagmamahalan ng pagbibigo, di dapat least sapat ang pag-ibig. A baby is a gift from God, not a product. Ang ina ang isang banal na tawag. Ina ang isang banal na tawag na tumutukoy sa isang babae na nagsilong ng bata. Okay. Ang alam mo ba na swerte yung ano, yung mag-asawang nabiyaan ng ano? Bagang, uy, buntis ang aking asawang babae. Kasi sa pag meron kasing mag-asawa na hindi talaga magkaroon ng anak. Kasi minsan ano eh, yung kabataan niya. Kaya sabi ko, mas naniniwalaan ko talaga yung ano, gumagamit ka talaga ng ano, ng mga tawag dito yung ano, yung pasador. Kasi pag nasanay ka dun sa ano, yung ginagamit talaga, yung mga ano, nagkakaroon ka ng sakit kasi hindi na-release talaga yung dugo. Ano, swerte yung ano, yung mga naging nanay at naging tatay. Yung iba nakita ko ng ano, mag-asawa, hindi talaga sila nagkaroon ng anak. Kasi galing sa talaga sa kanila mismo. At meron din naman yung mag-asawa na nag-ampun lang, na tinuro nila talagang yung ampun nila tunay na anak. Pero iba pa rin talaga yung galing sa iyo, ano? Kasi dugo mo talaga eh. So pag hindi galing sa iyo, merong ano eh, merong ano, yung something na may doubt, ano, meron ka bang ano. Pero meron din naman talagang ano, talagang mabait na tao, pamilya. Kasi ang hirap din kapag nag-asawa ka, wala kang anak. Minsan yung ano, ibagang magkarelasan sila, may edad yung babae, tapos 5 years yung edad ng babae din sa lalaki, tapos hindi sila magkaroon ng anak. Para bang napag-uusapan nila yung sitwasyon, maganda yung ganun. Sa Jessica So, meron ako napanood na video na maganda na yung pagsasama niya katulad ng anak. Meron naman kasing bata pa naman, nagkaroon na sila ng 5 anak, nagpalaydit na. So, nagkahiwalay din sila mag-asawa, kasal sila, tapos nagkaroon siya ng karelasyon. Hindi naman sila magkaroon ng anak kasi ang gusto nung lalaki ay magkaroon siya ng anak doon sa babaeng aasawain niya na kasal, nahiwalay na. Kasi pag 5 years nang hindi kayo nagsasex nung tunay mong asawa na nagkahiwalay kayo, halimbawa, yung lalaki ay nakulong, tapos ay pwede ka na yung ano eh, kung hindi ako nagkakamali, pwede mo naman ako i-correct. Pwede ka nang ano, mag-files ng ano. Halimbawa, hindi naman nakulong. Halimbawa, ay palitan natin yung ganung ano, scenario o issue. Yung lalaki ay kasal kayo, tapos yung lalaki nagkaroon na ng another babae. Kasal kayo. Ito, kasal kayo. Sa mata ng, meron kayong kasal talaga sa batas. Tapos yung lalaki ay maghanap uli ng babae. Tapos sino yung sineryoso niya. Siyempre, ikaw naman, dahil kay babae, hindi ka na nakipag-relasyon o never ka nakipag-tali. Tapos pag 5 years kayong hindi nagtatali, pwede ka na mag-files ng annulment kasi 5 years na kayong at saka hindi nagsusupport yung lalaki sa anak mo dun sa babae, ha, kung mayroon kayong 5 anak. Tapos ito, 5 years nang hindi nagsusupport yung ano, yung tunay niyang asawa, tapos nagkaroon siya ng pwede siya nang hindi sila nagtatalik. Pwede nang mag-file ng ano, ng kaso. Na pwede ka nang, pwede na yung ano. Kasi, ang alam ko talaga, ganun talaga na sa 5 taon niya, pwede ka nang mag-file na huwain na kayo. Mahal lang talaga yung pagpapa-annulment. Pero yung iba nangyayari kahit kasal sila sa una, tapos yung lalaki nag-asawa ulit, tapos yung babae nag-asawa. Nangyayari talaga sa Pilipinas yun, meron akong ganun pakilala. Kasi mahal kasi magpa-annulment eh. Siguro kung magkakaroon ng divorce, okay yun.
Kasi ang dami namang magbigay na ng stisya yung talagang ano, dapat na maghiwalay. Tapos yung magkaroon ng panibagong Gloria, pag-ibig, yung ganun. Wala sa Pilipinas nyan eh. So yun lang, and maraming salamat. Bye.